Good morning mga ka-spotters. Ayan, medyo dat, bibilisan ko lang to kasi maingay sa labas, tsaka maingay sa mga kapitbahay, ganyan. So, ituturo ko lang sa inyo sa video na to kung paano makikita or saan makikita yung mga copyright claims at tsaka copyright strike sa mga videos natin na ina-upload sa ating channel. Kasi, dalawang klase yung copyright natin, di ba? May isang copyright strikes at tsaka isang copyright claim. So, even one of them, kailangan hindi tayo magkaroon kasi once na isa dyan meron tayo, hindi tayo mamamonetize ni YouTube. So, kailangan, ang required niya is malinis talaga, as in wala talaga kahit isang copyright, or kung meron man, pwede naman natin magawa ng paraan yun, or kung pwede natin magawa ng action, iti-take action natin yun, or pwede rin natin i-dispute, pero depende rin yun kung talagang pag nag-dispute tayo or magdi-dispute tayo or refuse natin yung copyright claim or strike kay from YouTube, kailangan merong permit doon talaga sa may-ari nung ginamit nating music, ginamit nating audio, or ginamit nating video. Pero kung hindi ka naman nakapag-request doon, huwag ka mag-dispute kasi lalong malilintikan yung channel mo. So dito sa video na to, is screen recording ko na lang sa inyo kung paano natin makikita sa channel natin. Kasi marami rin nagtatanong, nalilito sila kasi nagda-direct sila sa YouTube Studio app. So hindi po doon makikita yung copyright claim tsaka yung strike natin. Sa browser po yun ng Chrome, at dito nga sa video ituturo ko sa inyo, malalaman ninyo kung saan ninyo yun makikita at kung ano yung mga dapat gawin para maalis natin in few minutes yung copyright na yan. Kasi minsan hindi natin maiwasan gumamit ng mga music, mga audio. Pero kung trip nyo talagang gumamit ng mga audio or music sa mga sikat na artist, pwede naman, pero wag tatagal sa hanggang 9 seconds. Kasi 9 seconds lang ang ina-allow ni YouTube na magamit natin yung music or audio ng ibang mga sikat na artist. Pag luwagpas doon, copyright na yon. I-consider na as copyright. At kapag na-copyright, sayang yung video kasi pag nalagyan ng ads yun, diba, hindi mapupunta sa inyong kita. Mapupunta yun dun sa nagki-claim nung video or nung audio. So, sayang naman. Kumbaga, sayang yung effort nyo. Nagawa lang kayo ng video para sa iba. So, kaya kailangan maging vigilant or maging mindful sa paggawa at paggamit ng mga music and videos, lalo-lalo na yung mga audio, yung mga music. Kasi, dun talaga mahigpit si YouTube talaga. Kaya ito, sana panoorin ninyo from the start to the finish ng video screen recording ko na ito para masundan ninyo step by step kung paano, saan makikita at paano magla-log in para makita yung mga copyright na maraming hindi alam kung saan yan matatagpuan. Okay? Lalo na sa mga kagaya naming mga small YouTubers pa lang. Kaya mga ka-spotters, panoorin nyo ito mula-simula hanggang katapusan. Pero para sa mga bago sa videos na to, please don't forget to subscribe, like, and share, and tap the notification bell para ma-notify sa mga next videos ko. At para naman sa mga nananatili, nanonood at sumusubaybay, thank you so much sa aking mga legit at saka sa mga permanent subscribers. So, ayan, tapusin ko lang muna yung video screen recording na to, and then, abangan nyo yung mga next video ko pa kasi sa susunod, ang i-upload kong video, screen recording din siya, it's about kung paano makakakuha or saan kukuha ng mga music na pwede natin gamitin, i-insert sa video natin para hindi tayo masipa or ma-copyright ni YouTube. Okay? So, simula na tayo. Tumutok lang kayo dito from the start to the finish. Watch this.